First year, first sem, syempre, excited ka pa. Ginaganaan ka pang mag-aral. Pero pagdating ng second sem, yan mo, dyan mo na marirealize na, ay, ang dami pala. Huw, nakakapagod. My name is Aleli Biteng, 22, from San Fernando, La Union, and La Trinidad, Benguet. A third-year medical student from the University of the East, Ramon Magsaysay, Memorial Medical Center. I took BS Bio from 2014-2018 at the University of the Philippines, Baguio. Joke lang. masaya. Kasi yung mga shows na House, yung mga, pag hindi ako nanonood ng Grey's Anatomy, yung mga scenes ng mga doctors sa mga movies, gano'n. Naka-intrigue. Personally, I think it's fun, lalo na pag-surgery. Tapos, yung mga case, yung makikita mo may something wrong sa isang tao, tapos maraming probable causes anong nangyayari or maraming possible explanations para sa condition ng isang tao, and I think it's fun na sinosolve mo siya. So UERN mostly dahil sa schedule nila. may mga kilala kaming upper years na nag-start na sa UERN, tapos sinabi nilang 8, nagsistart palagi yung classes nila. So, anong year level 8 palagi sila nagsistart. One thing na nakaka-attract sa UERM is meron siyang connections to medical schools abroad. So, if may gusto kang parang if gusto mong pumunta abroad, may mga connections sila doon for training, gano'n. One of the advantages sa UERM is yung pag-alaga ng previous batch, yung upper batch sa'yo. So, sa UERM kasi may system kami kung saan trina-transfer ng upper batch lahat ng resources nila, lahat ng notes nila dun sa susunod sa kanila. Flexible sila sa requirement nila ng NMAT. So, sa UERM, sabi nila 90 yung minimum requirement nila, no? But, during my time, I had an NMAT score of 86. So, at that time, I applied, I was eligible for an interview, and kahit 86 yung score ko sa NMAT, tanggap pa rin ako. Tapos, nung nag-start kami, saka ko nalaman na, ay, ang dami pala naming hindi umabot sa 90 na NMAT score. So, nung ko nalaman na, flexible pala sila. Importante pala yung interview sa kanila. Just be honest sa interview. Dapat talagang magbasa ka in advance. Parang mas maganda kasing pag-gets mo yung flow ng discussion instead of just memorizing point for point. So, mas for me, mas nagsistick sa akin yung ganun. So, dapat parang dahan-dahan lang ako mag-progress hanggat sa maiintindihan ko siya. Mas importante yun para sa akin, yung intindihin mo instead of just memorizing. Parang formulate your own way of understanding. Kapag kaya mo na siyang sabihin in your own words, saka mo na siya naiintindihan ng maayos. Okay lang siya sa first year. Kasi first year, nag-adapt ka pa lang. So, mostly, that's your anatomy, physiology, and your biochemistry, no? So, mostly, libro lang yung kaharap mo doon. Mostly, nag-aaral ka ng processes, ganyan. But pagdating mo sa second year, ayan na, papasok yung medicine na subjects nyo, yung pharma, yung patho. And yung sa medicine nyo, sa physical diagnosis, importante doon yung physical examination. So, kailangan meron ka ng at least yung classmate mo nandun para mapag-professan mo kung paano gawin yung mga techniques or yung skills sa physical examination. And mahirap siyang gawin ngayon, lalo na, stay at home lang tayo, online classes lang tayo. So, syempre, yun nga, mahirap i-practice yung skills and
lalo na siguro para sa second year, mahirap para sa kanilang i-appreciate nga yung subjects nila ngayon kasi instead of pupunta na sila sa hospital, parang stuck sila ngayon sa mga videos lang at sa mga paper cases. Yeah. I'm sure sasabihin ng marami na nakakagulat talaga yung dami ng aaral sa med and yung parang level ng expectations from undergrad to med. So parang medyo for some time na overwhelmed ako doon. Pero syempre meron kang mga friends dyan and may mga pwede namang gawin para to make med life more fun. So nung first year, first sem, syempre excited ka pa. Ginaganaan ka pang mag-aral. Pero pagdating ng second sem, yan mo na dyan mo na marirealize na ay, ang dami pala. Nakakapagod. So pagdating ng summer ng after first year, mapapaisip ka na lang. And then yun pala, second year ka na. And then dyan mo rin naman malalaman ulit ang layo ng gap ng second year at ng first year. Pag first year, pwede kahit basahin mo lang yung mga previews, yung mga transcriptions ng upper batches. Pagdating mo ng second year, dyan mo na talaga kailangan mag-read in advance kasi kung ganito karami sa first year, ganito na karami pag second year. So, kung marami na naisip mo nung first year, lalong dadami pa yan. And although, ito pa mahirap, essential talaga yung bank of knowledge mo to be a doctor. Kasi dapat marami kang alam eh. Kasi medicine is so widespread. Hindi lang siya yung physical aspect ng isang tao. So, lalo na sa UERM, ina-encourage na holistic medicine na hindi lang yung physical aspect ng patient mo yung pinatry mong i-treat, no? Siyempre, emphasize on your mental aspect and even na rin sa social aspect kasi yung social aspect natin, it definitely influences yung health. Watch movies, eat, and drink coffee. Ba't kayo ganyan? Hindi naman kailangan sampalit sa mukha namin na single kami, diba? Para sa akin, gusto ko yung sakto lang. Yung, alam mo yung lights off, pero may desk lamp ka. So, sa ano na lang, tungkol sa UP Baguio. Wala pa yung aquarium nung first year kami. Nasubukan namin kung saan tatapunan kayo ng arena. Console night sa Bulwagang Manduna. Ano ba? Na-miss ko na yung mga cats. Kaya yan! Basta gusto mo talaga, kaya yan. Tip ko, lalo na for pre-meds, lalo na mga first year PS Bio students is makinig kayo ng mabuti sa mga prof nyo dyan as undergrad. Bilang doktor, kailangan mong makipag-interact, di ba? So, as early as now, i-establish or i-develop mo na yung communication skills mo and based from experience is maganda yung naging exposure ko sa speech comm. Congratulations! Ayan, hindi na kayo, yung mga aspiring medical students, hindi na kayo tatanga-tanga lang para alamin kung saan yung review center at kung kailan saan yung EdMAT. At least, may mag-guide na sa inyo dyan. Thank you so much to UP Pre-Med Society Baguio for forming yourselves there and encouraging students to take up medicine. Happy first year anniversary!